Hey everyone! alam mo talaga yung pagdaan yung mga tao. Okay. Hey everyone! It's me, Jamaica B. Welcome to another video. Intro pa. So... vlog, it will be another vlog. And it's not just a normal vlog. Dahil, ayan, it's still a prank vlog. Natatawa ako sa sarili ko, guys. Natatawa ako na kinakabahan. Because, kasi kahit na it's my third time na magpa-prank, pero kinakabahan ko ito. Kasi ayoko yung reaction. Parang alam ko na kung ano magiging reaction ng kuya ko sa gagawin natin ngayon. Kasi based on the title, ayan. alam nyo na kung ano magiging prank natin today. Na-indicate na doon kung ano yung gagawin natin. And it's the failing grades or failed grades prank on my brother. And ang brother kong to is the oldest, our oldest brother. Yung panganay po namin. Sa mga hindi nakakilala, ayan si Kuya Geminic po. Geminic Bautista at your service. Charot! Geminic Bautista, a short background or a short explanation about him. Siya po yung panganay namin and siya yung naging kasama ko or parang naging guardian ko since senior high. Dahil nung nag-senior high ako, since ayaw nila ako mag-aral dito, gusto nila sa Manila para daw mas advanced or maging independent ako. Parang gusto nila ma-experience yung pagiging independent and new environment na din. So, ayun nga. Simula senior high, grade 11, grade 12, siya na po yung nakasama ko sa Makati. Kasi doon siya nagtatabaho and ako naman is nag-aaral sa CEU. Siya din yung nagpasok sa akin sa school na yon. Siya yung nag-recommend sa school na yon and ayun. Siya din yung parang aside sa parents ko, siya na yung naging advisor ko din. Kasi he keeps on saying na, oh, mag-aral ka, ganyan. Okay lang mag-boyfriend, basta huwag mong pababalaan yung pag-aaral mo. Kita mo naman yung mga sakripisyo nila, mama, papa, ganyan. So, ayun nga, though, alam ko naman yun. Kaya naman, today, gagawin natin yung prank ngayon dahil... Ewan ko ba? Kinakabahan ako eh. Dahil magaling ang kuya ko. At ayaw niyo umalis ako ng Metro Manila or ng Manila. Siya yung nag-apply sa akin sa may MU, kaya doon ako pumasok. Siya yung nag-apply sa akin. Ang ginawa ko na lang is bumalik ng Manila, nag-entrance exam, sumuwi ulit dito, nag-prepare, and nakareceive ng email na pasado na, napasok pa na sa NU, ganun. So, ayun nga, kaya doon ako nakapag-aral, and doon pa rin po ako nag-aaral. Until now, though, the tuition fee is not a joke, kasi... it's too big. It's too expensive. Siguro hindi naman na siya, parang normal na lang din siya since engineering yung course ko. Sa iba siguro okay lang yung tuition fee na yun, pero for me it's not a joke po. So kailangan ko na lang mag-aralan. Kasi sayang yung perang pinag-aaral nila sa akin, 'di ba? Ayun nga, again, it's a prank. It's a prank! So, ayan, itong grades na ginamit ko for this prank. Hindi ko siya grades na itong second sem kasi exam week pa lang namin hanggang Friday. So, exam week pa lang namin this week. And hindi pa dumadating yung grades namin. So, wala pa. Basically, wala pang grades. Ang ginamit ko is yung first sem na grades ko. Ito siya. Ayan. From this, kita nyo naman, pasado po lahat ng grades ko. Again, sa mga hindi nakakaalam, 4 po yung pinakamataas namin. I think it's 95 or 96 to 100. And 1 yung pinakamababa namin, 60. 60 na po yun, 60 to 65, I think. Not sure. Basta 60 yun. This, in-edit ko po siya kasi first term. In-edit ko siya naging second term. And yung grades, yung 4 subjects na pinauna pa talaga, yun yung in-edit ko. Ginawa kong R. Ay, hindi naman halata, no? R siya, and... feeling major lang siguro yung iba dito.
hindi naman major lahat yan. So, engineering management, calculus, base calculus na dalawa, and yun. So, yan, ayan, inuhulit ko. And in advance, sorry kuya, I need to do this para sa vlog ko, para sa content na to. I-chat ko lang siya. Pasad yung picture ng screenshot ng grades ko, no? And let's see kung ano magiging reaction. Tomorrow. Hey again guys, so kahapon is hindi ako nakapag-vlog, hindi ko na ituloy tong prank na to for some reason, pero itutuloy natin syempre. Hindi natin papalampasin tong prank na to, kahit na madelay, hindi natin papalampasin, itutuloy natin to. Ngayon kuya ko tumawag siya kanina. Tumawag siya kay ate ko and nag-video call kami. Nag-usap naman na din kami. Tapos, ayun. Anyways, it's not totally my idea. Idea ko yung mag-prank ng failed grades or failing grades prank. Pero, hindi dapat to sa kuya ko. Parang, for my parents sana. Kaso, natatakot ako eh. Baka kasi totohanin nila and baka sa hindi sila maniwala or hindi nila mag-gets na nagpa-prank lang ako. Since yung mama ko ayaw talagang nagpa-prank ako. Kaya naman, yung pinsan ko, si Ate Nicole, siya yung nakaisip na bakit hindi na lang si Kuya Geminic since grab. So, start na natin guys. Screen record na lang natin and papakita ko siya dito sa my side dito. Natatakot ako. Baka kasi nakausap ko na yung ate ko, sabi ko magpa-prank ako. Huwag mo sasagutin pag tumawag sa'yo si Kuya. Oh my God, ala, 4 minutes. Wait lang, hintayin muna natin. Hintayin natin. Check natin kung online siya. Kuya, online naman siya, nagdadaan. Kuya, baka kasi tumatawag siya kay ate ko eh. Hello! At di ba ka? Tagalog na lang natin. Since ano naman, chat naman. And ang maganda dito, pag ako yung kausap niya, hindi siya nag-iilokano madalas. Parang puro Tagalog, ganyan. Oh my God! Isa sabihin. Tumatawag siya, sis! Tumatawag siya! Chat! Wait lang! Huwag na nasagutin. Kinakaban ako. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tumatawag siya ka, Chet. Oh, Anna. Sabi niya, Anna. Wait lang, kinakabahan ako. So, nakita niya, puro R. Repeat, repeat, ganun. Hulo, hulo, hulo. Repeat? Oh, di ba alam niyang repeat? Oo, ne. For major. Ay, hala kayo. Pero wait lang, sabihin na lang natin na 50% kasi sa grade yung attendance. Bahala ka dito, sabi. Bahala ka dyan. Percent kasi sa grades yung attendance. Hello! Baka tumawag siya. Eh, hindi ako madalas eh. Hindi ako madalas. Oh, tapos, sabi, nag-join sa mga meeting. Lalo na pagtanghali. Tanghali. Alam, nanginginig yung kamay ko. Pangtanghali. Sabi. Ang bilis na mag-sip! Nanginginig yung kamay ko, guys! Legit! Wait lang! Ay, bahala ka dyan, sabi niyo! Mag-send tayo ng emoji, iyak-iyak, ganun!
Eh, di sabihin mo, wala kang internet. Oh. Sa bali, gamin ubro mo. Iba daw ginagawa ko. Ang sasabihin natin. Sabihin na natin na nirason ko na yun. Kaya nga, sinabi ko naman. Kasi nila nilulundan. Tsaka bawal sila magbagsak. Bakit sila nagbabagsak? Oh! Nilulundan yung wifi. Tsaka bawal sila magbagsak. Bakit sila nagbabagsak? Sayang tisyon. Ito pa hanggang kailan ba to? Sabi ko yun, nandin kasi nilulutan yung wifi. Oo, di sabihin mo yun. Sinabi ko na nga. Madami din kami bagsak Guinness para kapanipaniwala. Walang consideration. Tawagan mo yung sibol. Ala, tatawagan niya to. Walang consideration. Galo nanginginig. Hindi siya nagagalit. Wait lang. Magalit kasi. Magalit ka. Eh, di sabihin mo sa kanila. Magreklamo sila. Hindi to magagalit. Baka nga hindi to magalit. Kunin ko na lang ulit. Yung subjects na yun. Nakailang chat na message na kami. Na kami sa... Ado kwarta mo. Madami kang pera. Nakailang message na kami sa Teams. Hindi naman sino-sino. Naman hindi ko kunin. Iso. Kaya nga. Hello? Hello, Kanchon? Hindi na siya nagsisin. Baka tumawag kay ate ko. Ay, hensin siya. Siya pa ito yung magre-reklamo para sa akin. Typing. Kaya erase nyo yan. Hindi talaga siya magagalit, sis. Kaya erase nyo yan. Ano sasabihin natin? Lumabas na. Na ilabas na yung grades yung grades. Hindi na daw pwede baguhin yun. Hindi na daw pwede tatawag. Hala! Pwede ano? Wait lang! Oy! Huwag na! Bakit may ganyan? Sabi na! Sabi na natin, pwede ba? Try lang! Pagkwartaan nila, eh may pandemic, sabi niya. Pinagpeperahan daw, eh may pandemic. Though, totoo naman yung sabi niya na bawal talaga magbagsak ata. Try lang. Ay, pwede ba? Tatawagan ko sila. Wait lang, send na natin. Wait lang. Saan ba yun?
Wait lang guys. Ala! Grades ko yan. Sabi na natin, nag-vlog ako. Nagbabalag? Nagbablog ako. Okay, bye! Nagbablog ako. Okay, bye! Ito natin! Bahala ka, agasawa ka niya. Okay, end na natin. Hello! Hindi siya nagalit, guys. Sabi, nagalit siya, sabi niya, bahala ka, ganun. Pero yung sabi niya doon na ano na, ano na iyak ako, tawagan daw yung tatawag doon siya sa inyo, guys. Para lang ano, itama yung grades, ganun. Kasi nga, totoo naman ato talaga, na bawal magbagsak since pandemic and walang pera. Charot. So, ayan nga, guys. Na-prank natin si Kuya, pero hindi siya yung totally galit na galit. Gusto ko yun eh, yung magagalit siya. Pero, parang ano, parang kinampihan pa rin niya ako na erase daw namin yung pag ano, pagsasumbong or pagsabi nung walang internet, gano'n na dapat daw walang ibabagsak, gano'n. So, ayun nga guys, medyo natawa na din siya nung last na sabi ko nag-vlog ako. Free kayong mag-comment below kung ano yung mga gusto niyong prank natin. And, wala lang. So, ayun guys, thank you for watching and sana nag-enjoy kayo. See you on my next vlog. Bye-bye!